Nasa ilalim pa rin ng MECQ ang Lanao Del Sur habang isinailalim naman sa GCQ ang Iligan City. Makibalita tayo live kay Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Yes, CJ, inaprubahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasailalim sa Lanao del Sur Province sa MECQ. Samantala, isang LSI ang tumakas sa quarantine facility sa Cagayan De Oro City. Dumarami naman ang kaso ng COVID-19 sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At para maprotektahan ang mga frontliners sa Davao City, required na ang negative RT-PCR test result sa mga pasyenteng i-admit sa ospital. Pinalawig ang pagpapasailalim sa Lanao del Sur Province kasama ang Marawi City sa Modified Enhanced Community Quarantine mula October 1 hanggang 31. Ibinaba naman ang quarantine status ng Iligan City sa General Community Quarantine o GCQ mula sa MECQ. Samantala, nasa MGCQ pa rin ang mga lugar sa Zamboanga City, Cagayan de Oro City, Davao City, Cotabato City, Surigao City at iba pang lugar sa Mindanao. Sa Cagayan de Oro City, isang 23 anyos na lalaking LSI na residente ng barangay Kamamanan ang tumakas sa quarantine facility nitong nakaraang linggo. Ayon sa otoridad, nabadang alas 5 ng hapon na malaya ng on-duty nurse at police na nawawala sa loob ng kanyang kwarto ang nasabing LSI. Pinuntahan na ng otoridad ang bahay nito ngunit hindi daw ito umuwi sa kanila. Sa pag-imbestiga ng kapulisan, nakita nila sa CCTV na lumabas ang LSI bandang alas 2 ng hapon. Delikado rin umano ang ginawa nitong pagtakas sa quarantine facility, lalo na't hindi pa lumalabas ang resulta ng RT-PCR test result nito. Kalaunan, nahanap ang nasabing LSI sa Marawi City, Lanao del Sur. Assessment to, nanggit siya nga, hindi magpuyo diya. Wala pa man po yung result kung sa siya, positive ba siya or what, pero as a matter of SOP, dapat LSI ka, sulit magiga. Sa Zamboanga City, nasa SAM na guro na sa DepEd Division of Zamboanga City ang nagpositibo sa COVID-19 pero pito sa kanila ang nakarecover na. Kaya paalala ng DepEd sa mga guro na sundin ang health protocols para makaiwas sa sakit, lalo na at patuloy ang pamamahagi ng modules ng mga guro para sa nakatakdang pagbabalik klase ngayong Lunes. Sa Davao City, isang 3-day-old baby boy ang namatay sa COVID-19. Nakaranas ng simptomas ang baby noong September 22 at inadmit sa ospital noong araw ding iyon. Pero namatay din sa araw na yon. Ayon kay Barangay Mental Proper Kapitan Ray Bargamento, ipinanganak ang baby sa paanakan sa kanilang barangay pero inaalam pa kung residente ba ng barangay ang mga magulang nito. Patuloy ang contact tracing sa nasabing paanakan. Samantala, dahil sa dumaraming doctors at nurses na nagpupositibo sa COVID-19 na posibleng nakuha nila sa mga pasyente o mga taong pumapasok sa ospital, nire-require na ang RT-PCR negative test result sa mga pasyenteng naka-admit at watchers nila. Partikular ang utos sa mga pasyenteng galing sa ibang lugar. Pero para sa mga residente sa Davao City, kailangan ng negative RT-PCR test result ng pasyente at chest x-ray na negative sa pneumonia para sa watcher. Ikinatuwa naman ito ng mga trabahante ng pribadong ospital, lalo na't marami-rami na umano sa mga staff nila ang nahuwaan ng virus na posibleng nakuha mula sa mga positibong pasyente o watcher. Kanang mga nagtrabaho sa ospital, manguli man na sa ilang tagsa-tagsa nga pamilya, naana sila'y mga asawa, na'y mga lulot-lula usahay sa balay, looy po kayo ilang pamilya. So we got complaints nga, unsa man ni siya, nagsikitag trabaho ani, magulat pa ba ta nga na'y mga matay sa atua din eh, una ta maghatag og proteksyon. Nilinaw rin ng mga pribadong ospital na hindi required ng negative result ang mga walk-in patients o ang mga magpapacheck up sa mga klinik, maliban na lang sa mga may iniindang simptomas ng COVID-19. Ngunit problema ngayon ng publiko ang mahal na presyo ng swab test na aabot sa 6,500 pesos. Subalit, handa naman umanong tumulong ang Davao City LGU sa mga kakailanganin ng pasyente, lalo na sa mga indigent. Kami naman is willing to help, the local government is willing to assist and help them in these issues. Like, how will they get the RT-PCR when the hospitals don't have? Diba? So, what about indigent patients? How would they have the RT-PCR? So, makatulong man kami. CJ, dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19 dito sa Mindanao, patuloy rin ang paalala ng pamahalaan sa publiko na sundin ang minimum public health standard upang makaiwas sa nakakamatay na sakit na COVID-19. CJ. Maraming salamat, Cyril Chavez.